automatic inaatake siya ng Ursa, dapat naka, ano, naka storm para meron siyang evasion tsaka movement speed. Oo. Uy, wait lang. Sa may top tier, delikado. And yung second skill na ito si Limitless, and looks like ito si Pure, one more right clicks, and mamamatay ba siya? Low life siya, one more, yun lang. Makukuha dito ni Limitless yung first blood, and habang nangyayari sa may bottom lane, they get Katomi dun sa may bottom, and so dalawa na. Ipak sa ni, na malakas. Skyrot, basta yung mga malalaki burst damage na 4, hindi agad na gano, nagiging fully charged yung kanyang solo absorption ng ano lang, ng mabilis na line. Like, in a short of time, maximum na agad yung ano niya, charge ng solo absorption. Kaya tingnan mo, Ayun lang. Patagal din si Limitless. Oo, nadali. Besides yung kalin mo, matik na kailangan mo talaga mag-transition ng jungle, which is may Scorch Earth ka naman ng pang-farm eh. Plus may Midas ka pa. Diba? Habak. Pero pwede pa kasing kunin yung stacks ng triangle. Pero alam ng Alliance, since sila yung mag-go, buha nila itong si Wyvern, Katome, likado siya dyan, and Katome goes down. Nandito na rin itong si Yak, si Toby. Ay, wait, siyang, si Wiha, parang patay yata. Patay yata si Wiha, I don't know, pero dito sa may habang nangyari yun. Oh yeah, Wiha is dead. Nakuha siya dito ni Pure, and Aramis, siya initiation dito ni Batrider, baka papilitan na lang si Pure na idun dito si Santa Masin. Oh, pero wait lang ha, may clash tayo dito. Alam ng Alliance, they have vision, pero eto si Aramis ang mauuna sa huhay dito, guys. Kinispirit dito ba? Oh, mong 3 months ko kata ito, pamunta sa main top jungle. Natry nila patay dito yung Alliance. Oh, pero sa top lane sila nakakuha, no? Na break dito ni Wiha yung smoke. And ito na naman yung scenario. Doom na naman again for Wiha. Pero inihail siya dito na ito si Abaddon. One more right click, yung high kick, finish din. And Wiha goes down. Pero Winter's Curse kinomitaran just to hold up itong si Nico Baby, guys. And ang tanong, may mahuli pa ba sila? Pero Alliance, sila pa ang delikado dito. Nag-pop na rin ng Regis. Nice cold embrace. Nice cold embrace there. On to Fishman. Pero Fishman, mamamatay ba? Yes, mamamatay din si Fishman. Pero instead, si Pure, una, nandito may heal. Nalaso! So, nalaso pa nga dito. Etong si Nico Baby, guys. Sinave dito ni Storm Stormy yung lasso just to make sure na itong si Ursa at least siya yung malalockdown. It's BKB TV yun. Pero what a play by Storm Stormy. Oh, wait a second lang, Wiha! Talagang luwas yan! Dapat naisip siya. Oh no, habang nangyari yung replay, yun lang, natamaan pa siya ng stun, pero Wiha will escape barely dun sa fight na yon. But Storm Stormer is here, and I think Wiha is... Pwede ba siya sa play break? Oh, yun lang, pero with this curse, this is 4 heroes dito ng Alliance, and si Fishman, nag-pop na Starbreaker, and 2 deaths aside dito ng Alliance, kaya versus Wiha, stick yung ano niya, yung sticky napalm, pero napag-bring out siya, and ang tanong... Mahuhuli ba nila itong si Wiha? Nandito na si Katome, pero on the other side, mahuhuli nila itong si Limitless. And Wiha is down as well. Forded again, Alliance! Tapos Limitless, dati triple effect pag may na-Cinder Bro. Oh, yun naman! Nalaso! Pero tetrit si Tomai. Yun lang, nandun pa nga siya dito. Hindi na nakapag-enrage! Si Nico Baby, pinalipat na lang siya dito ni Toby. Itong si Abaddon, yun talagang pang-counter dito kay Abaddon. Dan. Yung Brewmaster dito, Winter's Curse, hinold up pa dito itong si Limitless. Limitless down, warded na naman sa side ng Alliance. Only si Pac, this time, yung mabubuhay doon. Gator Lands. Puro pang positioning na item yung binibili niya. Dagger, Shadow Blade, tapos minsan nag-ano pa siya, nag-aganim. Nagiging ano rin siya, semi-core pagdating sa late game. Pero yun naman kasi talaga yung forte na itong si Katome. Parang core na din talaga siya na nagpo-farm. Medyo greedy, di ba? Pero yun na naman, itong si Batrider lassoing out. Itong si BKB, nag-pop na rin, nakapag-enrage. Popping is BKB, pero nag-pop na rin ng Aegis itong si Pure. And nandun na naman yung Witness Curse, di-dispose. Pero walang kwenta ang dispose mo dito, tropa. Mukhang mamamatay dito yung side ng Alliance na Alliance. Kailangan mo na, kailangan talaga magtakbuhan dito, guys. Maganda ang teamfight dito ng Entity. Pinalipad na naman ulit itong si Abaddon. And tumaan, nag-pop na rin siya dito na ult, pero makitibi ba siya? Actually, yes, makapag-tibi siya dito, walang start. Pero mag-out lang muna ito si Stormstormer, mag-reset lang muna saglit. And Puck, or si Wiha, siyang mag-out ng creep wave, pero may, ano kasi ano eh, may refresher na. Di muntik na di ma-deliver tropa. Oo. Kaya mukhang nakikita ba? Oo, makikita nga! May Doom! Ayun lang, may nakapag-fishing pa siya dyan. Winter's Curse, kinomit na rin, and the Doom. Nowhere to run dito for Wiha. Kanina pa siya makulit. Kanina pa siya nagkakat ng creep wave. And finally... Kuha at least yung second tower dito sa may gitna. Pero titibay ito din sila. Lang. Dispose na naman. Dalawa yung na-dispose. And si Ursa, ganda ng sustain again. Dito, 4
this Dawnbreaker Genome na nag-refresh na dito itong si tropa natin Kirk, pero yun lang na ano niya na mag-status resistant niya, but still si Nico Baby I think is dead and mahabol pa dito yung side ng entity. Sino pa mahabol? Mahabol sila. Oh lang, pero yung stun itong CC Tumahe, nagbabuyback ba? Wala, walang buyback dito yung mga core. 6 seconds by Wiha, mabuhay na siya dyan, but too late, patay na dito itong si Limitless. Magpupush ba sila ang tanong, pero may tier 2 tower pa, isipin mo ha. Oy, yun lang, na-cancel TV ni Toby dito. Ito ka ba dyan? Meron pa siyang, oo, meron pa siyang Blue Split, one more, and pag-dispel pa. So I think kailangan lang mag-out dito ni Toby. Medyo magiging group ng Alliance. Kaso, may nakabang na pure sa may cliff, and nakita nila itong si, ano to? Yung Dawnbreaker guys, Fishman, yun lang, na-sustain na naman, lasso again, pero this time, nag-pop naman siya dito ng Enrage, and finally, Fishman's dead, Winter's Curse kinumit na rin, on to this Aramis, pero ang tanong, lalaban pa ba dito yung entity without this Dawnbreaker guys, wala siyang buyback, kakabili lang niya dito ng Aghanim's, eto na, nag-pop na ng si Toby ng kanyang ult, pero low DT yung Alliance guys, yung support na lang, mahunan lang dito, the Doom again, this time, wala kang Enrage, and patay dito, eto si Nico Baby guys, buyback dito, eto si Abaddon, pero si Pac, gusto niyang huliin dito, etong si Katome, and Wiha, is patay down, yes, patay din si Wiha, five kasi yung kanyang stacks, and this time, may Doom na, etong si Pure, nag-refresh na, triple kill dito para si Pure, and lahat na, at for Alliance, eh. Kumbaga, kailangan niya lang talaga dito being square. Ito yung nagiging problema ng Alliance. Although, hindi nakaka-ground dito entity. Pero natsuchok sila sa mapa. Kaya kung tingin mo, ang laki ng gap dito ng network ng mga core sa entity compared sa Alliance. Oh, again, Doom! Okay, this time, wala dito Abaddon. Kaso, nag-refresh. Nandito na si Abaddon. Medyo too late lang. And patay dito ito si Nico Baby guys. Mukhang susunod na yata itong si Limitless. Nag-pops din siya ng kanyang shard. And looks like Limitless down. Double kill dito para kay Shoto pa siya. Oo, si Shoto Mahe pa. Siya pa ang mabibigyan. Meron siyang ulti. So, tanong, how long na magbubuhay ka dito men? Spider leg, but I don't think na magbubuhay ka dyan men. Pop na rin ang kanyang ult. Wala, mukhang delay na lang nila. And looks like itong Abaddon is dead. Wala din buyback itong Sneeko Baby guys. Itong si Katami. Talagang nasa na lang siya. Nasa likod lang siya. Para mabitoon niya mga crucial na skills na kinakailangan ng mga kampi niya. Oh, nag-pop na ng Unleash para ma-dispel. Ako, si Batrider pa. Alam niya wala Abaddon. Nalaso pa itong si Limitless. Limitless down. But he doesn't have... Actually, may buyback siya. Winter's Curse again! Sa tatlo! At... Again, yung mga ults dito ng entity guys, solid ang contribution, ganda ng mga targets, walang magawa dito yung Alliance guys, meron pang Doom ito si Furen, that's it, GG dito sa Alliance, wala, mukhang hindi nila kaya yung punishment dito ng entity guys, and game number 1 goes to entity mga sir, ganda ng drop, sa totoo lang sa drop pa lang parang,